Nagkamali raw si Pangulong Aquino sa pagkwenta o yung pag-compute sa gastos. At yan ay sakaling maaprubahan yung 1.25 piso, 125 peso across the board na dagdag sahod. Yung pong hinihingi ng mga manggagawa. Pero ginigit na Malacanang na kahit mas mababa pa ang ibigay na aumento ay hindi raw makakabuti yun sa ekonomiya ng ating bansa. Nakatutok si Cara David. 1.43 trillion pesos. Ito ayon kay Pangulong Aquino ang halaga na kakailanganin taon-taon kung pagbibigyan ng hiling ng mga manggagawa na 125 peso across the board wage increase. Yung sa simpleng pagkakocompute lang po, no, 125 pesos across the board, i-multiply natin ang 22 araw sa isang buwan na nagtatrabaho isang tao. I-multiply natin ulit ng 13 buwan. Tapos i-multiply po natin sa 40 milyon na manggagawang Pilipino, ang lalabas po figure dito ay 1.43 trillion pesos. 1.4 trillion ang ilalabas sa isang ekonomiyang nagkakahalaga ng mga 8 hanggang 10 na trilyon piso. Pero ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod, mali ang computation ng Pangulo. Hindi raw kasi dapat minumultiply sa 40 million na labor force ang magbebenepisyo sa hinihinging 125 pesos na aumento sakaling maaprubahan ito. Ayon kay Monsod, 12 million lang sa labor force ang minimum wage earners. Kaya imbis na 1.43 trillion, tulad ng sabi ng Pangulo, 429 billion pesos lang ang dagdag na pasahod sa kada taon. 40 million hindi pwedeng basehan because that's the entire labor force, employed and unemployed. But he's correct that it will lose jobs and there will be no more jobs. There will be, you know, you are going to have difficulty creating more jobs. Pero 1.43 trillion pesos o 429 billion pesos man, ayon sa National Wages and Productivity Board, hindi pa rin daw ito kakayanin. Kung pagbibigyan daw kasi ang 125 pesos na aumento sa sahod, posible raw magsara o mag-layoff ng mga empleyado ang ilang kumpanya. Tinatayang 500,000 raw ang mawawala ng trabaho sa loob ng 2 taon. Hindi maliit ang 125. So, nangangamba tayo na baka magsara yung kumpanya. So, ano yung usapin ng increase ng 125 kung wala ka naman trabaho? 91% ng mga kumpanya sa ating bansa ay binubuo ng micro-enterprises na ang total asset ay di lalagpas ng 3 milyong piso at karaniwang may 10 empleyado lamang. Kung magbibigay raw ng 125 pesos na wage increase, aabot sa halos 400,000 pesos taon-taon ang idadagdag sa gastos ng kumpanya para lang pasweldohin ang 10 empleyado nila. Hindi pa kasama dito ang dagdag sa holiday pay, incentive leave, overtime pay, pag-ibig, SSS at PhilHealth na nakabase rin sa daily wage. 12%, well, it's a small percentage of total profit. In terms of the return on investments, that is a big, percentage, and it can make or break a company. Pero ayon sa KMU, kakayanin raw ito ng mga kumpanya. 12% lang daw ng kita ng mga kumpanya ang maaapektuhan at hindi ang mismong operasyon nito. 12% na bawas sa tubo lang. So hindi talaga dapat mga hulugan ng pagsasara ng paggawaan, tanggalan ng mga manggagawa at inflation yung 125 dagdag sahod. Kasi yung tubo naman ng mga kapitalista sa nakaraang mga taon, tuloy-tuloy na lumago yan. Pero ani Monsod, mali rin daw ang computation ng mga militante. Tubo is your revenue minus your expenditures. Siyempre, kung tataas ang expenditures mo, tama sila, mapababa ang tubo. Eh pero kung ang pagbaba ng tubo, dito. Expenditures are now greater than revenues. Ano yon? Lugi. Naniniwala si Monsod na makakasama sa bansa ang 125 peso across the board wage increase. Bukod sa malulugi ang ilang kumpanya, sigurado rin daw tataas ang presyo ng mga bilihin. At posibleng ayawan tayo ng foreign investors kung masyadong mataas ang labor cost. Aniya, ang hinihinging dagdag sahod ng 12 milyong manggagawa, maaaring pagdusahan ng mas nakararaming mamamayan. Absolutely unreasonable because you don't increase your wage rate across the board by at least 29 and at most 54%. Whoever heard of that? Wage increases are given when productivity increases are there. In other words, tama si Presidente. Kaya lang, mali yung ginamit niyang mga figures. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.